Ayon kay Secretary Bello, sasagutin ng employer ang pagbili ng face shield kaya't walang dapat na ipangamba sa dagdag gastos ang mga empleyado. Itong face shield is intended to prevent the transmission of the virus inside the workplaces. Kasi may findings ang Department of Health at saka yung mga medical experts na yung contamination o yung transmission hindi lang through the nose or the mouth. Kasama din ang tenga at saka mata. Kaya para check natin na walang transmission, walang hawaan, bigyan na natin ang mga workers ng protective patient. Ayon pa sa Kalihim, posibleng maharap sa administrative liability ang mga kumpanyang lalabag dito. May katumbas itong penalty o maaaring paalalahanan lamang nila ang kumpanya depende sa sitwasyon. Sang-ayon naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na gawing mandatory sa trabaho ang face shield upang maiwasan ang pagkakasakit ng mga empleyado. Okay, siguro yun kasi bura lang naman yun sa usable eh. So I think we'll just encourage our lot to comply. Anyway, okay lang siguro for the protection then. We'll encourage people to follow it. Bukod sa mandatory na pagsusuot ng face shield, bawal na rin sa loob ng opisina ang sabayang pagkain at paninigarilyo sa common area batay sa bagong guidelines ng IATF. Nauna na rin inianunsyo ng Department of Transportation na magiging mandatory na rin ang pagsusuot ng face shield sa mga pampublikong sasakyan. Iiral ito sa mga lugar na nakapailalim na lamang sa General Community Quarantine at Modified General Community Quarantine. Inilabas na ng Department of Health ang suggested retail price sa non-medical grade o ordinaryong face shield na nagkakahalaga lamang mula 26 hanggang 50 pesos. Samantala, tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na mayroong sapat na supply ng face shield sa bansa kaya't walang dahilan para mag-hoard ang ating mga kababayan. Kasi marami rin tayong local manufacturers nito, yung mga nag-repurpose from other products before na minamanufacture. Nag-start na gumawa ng face mask, PPEs, at saka face shield. So marami tayong supply, hindi tayo maubusan. Johanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.